Good morning everyone! Ngayon po ay welcome uli sa akin pong kusina at magluluto po tayo ngayon ng isa na namang putahing isda. At ngayon po magsisigang tayo, sinigang sa bayabas. I don't know kung kilala niyo po ang isdang ito, pero ito po ay isa sa common sa atin sa Pilipinas. Pero dito po sa amin sa Canada, madalang po itong makita at medyo may kamahalan. Pero nakita ko po ito sa Asian store at nainganyo po akong bilihin dahil namis ko po ang lasa ng isdang ito. Papakita ko po sa inyo, ewan ko kung familiar po kayo sa isda. Yan. Yan po ay ang parrot fish. Ayan po ang kanyang label. Ayan. Parrot fish. Tawag po yata nito sa Pilipinas ay parrot fish. Hindi ko po alam kung ano tawag dyan. Pero ito po ay nalinis na. Ano po yan eh, oh. Gutted, gilled, and scaled. So, wala na pong problema. Hindi nyo na po kakaliskisan. Hindi nyo na po rin tatanggalan ng bituka. Linis na po yan. So, mamaya po, gagayat-gayatin na lang po natin yan. At sa pagsisigang po sa bayabas, siyempre, aside from the fish, eh, bidang bayabas. Ayan po. Ang bayabas po rito, ayan, baby guava. Ayan. Ito po ay $2.36.35. Pero dalawang piraso po yan, mga kaibigan. Kaya po, dalawang $2.35. Isang $2.63, tsaka isang $2.35. Imagine ninyo, more than $5 po yung napakakonting bayabas lang na yan. Ganyan po kamahal. Pero dahil po na-miss natin ang lasa ng bayabas, atin pong kahit na po medyo mahal, lulutuin natin. Meron po tayong luya, merong sibuyas, kamatis, yung atin pong labanos, kalahating talong dahil ang mga bata hindi naman masyadong fan ng talong, ang atin pong paboritong okra at ang ating pechay. Ayan, so samahan po ninyo ako ngayong araw na ito. Saturday po ngayon, kaya family day at magluluto po tayo ng isang special na pananghalian para sa atin pong mga anak. Ayan, parrot fish. Sinigang sa bayabas. Gayatin po natin ang atin pong kamatis. Sunod po natin ang ating sibuyas. Atin pong ginger, may luya po ang atin pong sinigang sa bayabas dahil isda medyo malansa. Salamat po sa ating Tupperware. Ayan. Tapos ito pong ating labanos. Konti lang po labanos kasi ako lang po ang kumakain nito eh. Yung mga bata, hindi po sila kumakain ng labanos. Kaya paborito ko po ito eh. Talong. Pa
Samahin na po natin yung talong at saka yung okra. Kasi po, ito pong ating okra ay pre-boiled. Nabibili po ito frozen. Ayan. Kaya marami ang okra kasi naman po, si Mrs. Favorito naman po niya ang okra. Mahilig po siya dyan. Okay. Lipat natin. Doon natin ilagay yung talong at okra. Tapos dito natin ilagay. Doon natin ilagay yung ating pechay. Siguraduhin nyo po yung mga loob ng pechay ay nalilinis. Kasi po may mga nagtatago dyan ang mga minsan dumi, minsan ay may mga parasite at kung ano-ano pa. Ayan. So, yun po yung ating sahog. Tapos, ito pong ating bayabas ay atin pong gagayatin din. Gayatin lang po natin na manipis yung atin pong bayabas para po lumasa. Di na po natin binalatan. Dahil konti lang po yung bayabas natin eh. Baka pag binalatan natin, sayang din yung balat. May lasa din ho yun. Nakakatulong din ho sa pag-asim yun. Yung iba po, nilalamas nila yan. Minamash nila yung bayabas para po lumasa ng gusto. Pero sa pagluluto po nito, inuuna natin yung bayabas para totally ay lumasa niya, lumasa sa sabaw. Sasabay na po natin yan sa ating pong sibuyas, kamatis. Pag kunulang po yung kanyang lasa at hindi pa rin po masyado maasim, pwede naman po magdagdag ng tamarind soup base o kaya yung sampalok. Pero mas masarap po sana kung talagang puro bayabas lang po ang lasa. Hindi po ako nakabili, meron po nabibili na bayabas mix, yung pangsigang sa bayabas. Hindi po ako nakabili nun eh, kaya ito na lamang po yung sariwang bayabas talaga. May nabibili naman na gano'n, ano? Kung talagang wala ko kayong mabili na bunga, bumili na lang po kayo ng mix, bayabas mix. Hindi ko po alam kung Nor or Mamacita ba yung kanyang brand. Pero sa mga Asian store, marami pong gano'n. Pareho din naman po ang lasa. Hindi naman po nagkakalayo. Pero siyempre, mas gusto natin yung nandyan talaga yung last. Nakikita natin yung bayabas. Ewan ko kung alam niyo yung postre. Nung araw po, yung nanay ko po, naalala ko yung nanay ko, tsaka yung si Inang Uding, yung lola ko po. Ginagayat yung ganyan ng bayabas, lalagyan po nila yan ng konting sugar, papakuloan lang po sa tubig, inyuulam na po nila ito eh. O yung mga lumaki sa bukid. Ewan ko kung makaka-relate kayo, pero ganun po kami nung araw. Pero hindi ko po nakasanayang kainin. Pero yung lola ko, tsaka ang nanay ko, kinakain po nila yan. Pinapakaluan lang po sa tubig ito, tapos lalagyan ng konting sugar, konting asin. And that's it. Ngayon, atin namang tatanggalin itong mga palikpik. Again, linis na po ito. Pag bumili kayo sa Asian store, nalinis na po nila ito. Wala na po itong kaliskis. Oh. Kaya ang gagawin na lang natin, tatanggalin natin itong mga buntot. Sa Pilipinas po, hindi po ito mamahaling isda. Mura lang po itong isda na ito sa Pilipinas. Naalala ko nung araw, mahilig po akong bumili nito. At sa Pilipinas, piniprito lang po ito eh. Pero dito po sa Canada, napaka hirap pong bumili ng mga isdang alat. Ano po, yung mga isda na sa dagat na huhuli. Madalang po yun dito. Napakamahal. Yung mga lapu-lapu, minsan po ang lapu-lapu, wala po hong malalaki, medyo maliliit yung size. Makakabili po kayo ng lapu-lapu dito, $7.99 a pound. Can you imagine? Ang isang kilo, $15. Eh magkano na po yung $15? Di nasa $600, ganun. $600 pesos ang isang kilo ng lapu-lapu.
Hindi ko po alam kung gano'n na rin ang presyo ng lapu-lapu sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas siguro mga 200 ang lapu-lapu o mga 250 the most. Pero dito naman, oh, lumalabas po na $600 ang 1 kilo. Kaya madalang po, madalang na makakain po ng lapu-lapu dito. Una nga, hindi na nga ho sariwa, mahal pa. Ayan, oh, kita niyo po, linis na po, wala na po siyang hasang. Oh. Ayan. Ayan, pero lilinisin pa rin ho natin mabuti ito. Ayan. Kaya po tinawag na parrot fish. Tingnan po ninyo yung mukha niya. Di po ba mukhang parrot? Ayan o. Ayan. Ayan. Buhay pa ang parrot. So, atin po ang gagayatin. So. Ayan. Medyo kailangan po natin ang tulong. Na po kayo kung medyo maingay, medyo matigas. Pustahin nyo lang po ito para po ito sa kusinero. Ayan. Ganda ng laman niya, no? Hmm. Tanggalin po natin to, yung air sock. Ano kaya yung pinapupukpok? Yan po ay pangkaliskis ng isda. It was a DIY binigay po sa akin ng kaibigan. Maganda po ito pangkaliskis ng isda. Ginagamit ko rin pangpukpok. Yan. Para sa kusinero. Tanggalin nyo po ito. Ayan. Okay. Ngayon, ready na po tayong magsimula magluto. Ayan. Before we start cooking, ito po kasing isda na to, medyo matabang ito. Kaya ang ginagawa ko po, bago ko po simulang lutuin, ay nilalagyan ko po ng salt. Yan. Yan po ang sikreto. Pag magsisigang po kayo ng isda, lagyan nyo na po ng salt yung isda. Para may lasa na. Ngayon, tatantyahin nyo na lang po ang asin doon sa inyong soup base. Yan. May air sac pa to. Tanggalin natin. Yan. Pero huwag nyo lang ho patatagalin. Ibig mong sabihin, kapag inasinan nyo na yan, ready to cook na. Ayan. Okay. Ang una natin gagawin, magsasaing muna tayo. At yung sabaw po ng ating sinaing pinagugasan rather ay gagamitin nating sabaw ng ating sinigang sa bayabas. Okay. So, yung mga hindi marunong magsaing dyan, hali po kayo tayo magsaing. Yan, paano? Yung iba, hindi na po nila hinuhugasan ng bigas. Yan. Pero okay din naman po yun. Pwede rin naman nga hindi. Kasi lulutuin mo naman, patay naman ang bakterya. Pero para mabawasan yung starch, yan,
nuhugasan po yung bigas. Yun lang naman ang purpose nun eh. Para mabawasan ng konti yung starch. Kasi yung starch po, yun yung carbohydrates eh. Ayan. So, tanggalin yung dumi. May mga ipa ng palay. At kaya natin inugasan kasi ang starch na yan, masarap yan. Nasa baho sa atin pong sinigang. Kukunin po natin yung pinaka pinaghugasan. Ako naman po, isang beses lang ako maghugas ng bigas. Yan. Medyo marami po itong sinain namin. 7 cups po ito kasi ito po ay pantanghalian at the same time ay diretso na hapunan para isang saingan na lang po. Kukunin po natin yung pinaka sabaw. Pero dahil kulang pa yung sabaw, dalawahin natin ang paghuhugas. Dalawang hugas po ang ginawa natin para makuha natin yung diba ma, medyo malinaw na ng konti, wala na masyadong starch. Yan. Sa panahon ngayon, wala nang batang hindi marunong magsaing kasi po, meron na pong rice cooker, hindi po ba? So, yun lang naman po ang kailangan, kunin natin yung sabaw ng pinaghugasan ng bigas. Ayan na po ang ating kumpletong ingredients. Ayan. At atin na pong sisimulan ang ating pagluluto. Buksan na po natin ang atin pong kalan. Ayan. Lagyan na po natin ang ating sibuyas at ang kamatis. Kasama po ang ating bayabas. Ayan. Yan po ang una. Pakukuluan po natin yan. At pag kumukulo na, ay, ilagay na rin po natin ang atin pong luya. Sabihin na natin. Ating ginger. Ayan. Pakuluan po muna natin. Pag kumulo na, saka natin ilalagay ang ating ibang ingredients. Tingnan po natin kung kumukulo na. Medyo kumukulo na po. Lagyan po natin ang patis. Ayan. Dahil fish yan, fish sauce ang atin pong gagawing pagtimpla. Konti lang po nilagay natin kasi nga po yung ating isda ay may asin na kanina. Di po ba? Ayan, kumukulo na po. Pwede na po nating ilagay ang atin pong isda. Lagay na po natin ang ating labanos at ang ating sili para tumalab na rin po ang lasa ng anghang. Tugod po natin ng konti. Tinuloy at isa po natin kumulo at maluto. Instead of putting tamarind soup base, nakita ko po na marami akong cherry tomato na frozen, I decided na ito po ang gamitin pang additional pampaasin. Cherry tomato. Kasi po hindi po masyadong aasim yung atin pong bayabas eh. Kaya additional asin yung ating cherry tomato. Ito, napakabango na po. Amoy na po yung bayabas, mga kaibigan. Huwag po natin masyadong inapat yung cover para makasingaw. Lagay na po natin ang ating pong okra at ang ating talong.
sumakaw na ang ating sabaw. Saktong-sakto lang, kuya. Maya-maya ko konti, pwede natin tikman kung anong lasa. Durugin po natin yung mga tomatoes, yung cherry tomatoes. So again, hindi ko po nilagyan to ng sampalok. Kasi overpowering po ang sampalok. Ayoko po ng lasa ng sampalok kapag may halong bayabas. Kaya hayaan po natin na ang umasim ay ang kamatis at saka yung bayabas. Well, asa sa inyo po yun, if you want the taste of tamarind, then you can put tamarind soup base. Pero para po sa akin, gusto ko po yung nagkalasa talaga yung bayabas. Yan. Pwede na po natin tikman. Natin ng konting patis, medyo medyo matabang po yung aking panlasa. Yun. Pero yung kanyang asim, hindi po siya ganun kaasim. Kahapon po ay nagsigang ako ng baka. Nagustuhan po ng mga bata yung sinigang kasi maasim. Pero I don't know kung magugustuhan po nila ito, hindi po ito ganun kaasim. Pero nangingibabaw po yung lasa ng bayabas. Yan. Ganda na ho ng kulay, mga kaibigan. At kung bago lang ho kayo sa channel ko, pwede po ba na mag-subscribe po kayo. And please share also to your friends. Baka po meron nakakamis ng sinigang na bayabas, sa bayabas, ganyan po yung pagluluto. Pechay na lang po ang kulang. Papatong na po natin yung pechay. Yan. At ganda. By the way, pwede nyo pong gamitin kahit anong isda. Lapu-lapu or bangus. Common pong ginagamit po sa sinigang sa bayabas, bangus. Kaso ho, ang mga bata, ayaw po nila na medyo madaming tinig. Alam nyo naman ho dito, yung mga bata na halos dito na po lumaki sa Canada, yung akin pong bunso, ayaw po niya nang may tinig. At, dito ho kasi pag natinig eh, hindi ubra na hilot-hilot lang eh. Hospitalized ka talaga rito pag natinig ka eh. Ngayon o eh, pandemic, naka-quarantine, mahirap pumunta sa hospital. Kaya huwag muna bangus, saka isa baro na bangus. Ang parrot fish, medyo maganda laman, tapos ang tinig po niya nasa gitna lang. Kaya madali po, safe sa mga bata. Yan. So thank you for watching, mga kaibigan. At mamaya po, hindi pa po tapos ang video natin. Magsasalo-salo po kami rito ang pamilya. And please join us habang nagsasalo-salo sa pagkain. Ayan na po, mga kaibigan, ang atin pong sinigang na parrot fish. Samahan niyo po kami sa amin pong pananghalian. At magsalo-salo po tayo. Atin na pong kakainin ang sinigang sa bayabas na isda. Come on guys, kaya na. Ruben, will you lead us in a prayer? Ay, nanay. Lang ko konti ang kanin ko. Kanin pa dito. Ha? Ano yan? Wow. Hindi ko din namin at baka hindi nyo. Oops eh. Pwede makumuli eh. Ah, oh, merong patis na merong sili.
gusto nyo. Kaya ako iniwala yung akin kasi marami tong tinik. Uy, ulo to ulo. Sponsor ba tayo ng nilupak at pinapakita nyo? Merong ano yan? Ruben, pray na. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na binibigay po sa amin. Lord, salamat po at sama-sama po ulit kaming kakain dito sa pagkain na. Lord, salamat po sa pagkain na inihanda po ni tatay na natarapan po namin. Lord, po'y patuloy po magbigay ng lakas at na nutrients po sa atang namin for the remaining of the day. His name, amen. Yan. Hindi yan kasing asim nung sinigang kagabi dahil iyan ay bayabas. Guava. Fish na bird. Parrot fish. Ano na pa joke ni mother yan? Pagising ko pa na. Ano ba sa Tagalog yung parrot? Check mo nga sa Google kung ano yung parrot fish sa Tagalog. Ibon na stock. Ibon na stock. Naiyaka pa ako yun na. Ang laki, nakita ko yung tinik. Naiyaka pa. Kuna ko. Sarap. Sarap, tanay. Ano pa lang? Si Simmons pa. Hmm? Anong pangalan mo? Ano daw? Sabi 15 minutes pa. 15 minutes pa bago kakain. Nakain si tati din ala sa harin niya. Hindi ko pala kasama. 15 minutes pa takot siya sa sasabihin. Ay na. Wala naman Tagalog. Walang Tagalog? Mulmul. Mulmul? Ay nga, mulmul nga. Mulmul nga tawag yan. Sa Cebuano. Loro pag Tagalog. Loro. Ano pangalan mo? Ang ngongo daw. Gusto ang ngongo. Loro pag Tagalog. Yung parrot fish? Yeah. Mol-mol Cebuano. Mol. Hindi nga mol-mol nga. Narinig ko na yan. Parang narinig ko na yan. Mol-mol nga talaga. Ay, mol-mol. Kumana kayo. Po. Ano pi? Joke ni mother. Kain ho kayo ng mol-mol. Ha? Ano ma? Ano hari mo? Pero ang sarap ng lasa rin. No. Pag natanggal ko na po yung tinik, sasabihin ko rin. Punti lang tinik niya. Hindi mo naman. Pangat-pangat. Ang papaganong ka rin, pangat. Hindi naman parot yun eh. Mangit-mangit. Hindi parot yun. Main na yun eh. Ano nang sasalita rin naman? Ano sasalita rin ng parot, diba? Mas matatas yung ano, main na. Main na. Masin kin, kakainin mo na nga ng insulin pa, no? Pangat, pangat. Pangit, pangit. Masin kin, masin. Ngayon na. Ngo, ngo. Masin ko ako, Martin. Galit na galit. Sige nga, ano opinion nyo doon? Ako, yes to, ano ako, yes to ABS-CBN shutdown ako. Merong, oh, sorry, merong speakers. Nagtatanong sa akin sa ano, inihingan ako ng opinion tungkol doon sa ABS-CBN. Eh, ewan ko naman, ba't ako hinihingan ng opinion? Eh, sabi ko naman, alam nyo, wag nyo nang patulan yan. Kasi ilang linggo lang yan, ibabalik na uli yan. Pero yung mga taong nakisaw-saw dyan, makikipag-away kayo dahil dyan. Anong pakinabang nyo? Eh, yung network niya, ABS-CBN, mayaman na yan. Kasi nakuha ko Martin kung ano-ano na sinasabi niyan, pero hindi naman yan magugutom. Naghahamon ng away dahil, ano, ayaw na may bigay yung kanyang number, no? Well, anyways, wag na nga patulan yan kasi nga, ilang araw lang, balik na uli sa normal yan. Ako masasabi ko? Hindi naman pwedeng hindi bibigyan ng franchise yan eh. Wala akong masasabi kasi hindi ko naman. Wala nang make it with you? Hindi ko pinanood yun. Ruben, can you give me a glass of water? Sino ba naman ang ayaw na may mapapanood? Di ba? Pwede naman yun. Entertainment purposes. Pero, hindi malaking epekto sa buhay ko kung walang telebisyon. Hindi ko na panood yung video ni Coco Martin. Ano na lang kayo ng Royal Caviar TV? Tama.
Hindi, open pa rin ABS event sa YouTube eh. Doon sila nagpo-post ng mga news. Nila live nila doon. Kaya nga, ang punto ron, walang curtailment ng ano, ng press freedom. Kaya mo nga sabihin lahat ng gusto mong sabihin eh. Nasasabi nga sila gusto nila sabihin. Galit na galit nga sila sa presidente. Inaway ba sila ng presidente? Hindi naman. Pinatigil ba silang pagsalitain ng presidente? Hindi naman. Naghahamon nga sila ng away ngayon eh. Oh. Hindi naman sila pinapatulan. Kaya mali yung argumento na it will be the death of press freedom. That is very, kumbaga, wrong contention. Ngayon pa, naubod ng laya ng Pilipino na magsalita. Kung ano nga gusto nila sabihin, nasasabi. Sipin mo, namumura nila presidente. Nung panahon ni Marcos, nagagawa ba nila yon? Hindi pa kayo tao nung panahon ni Marcos. Merong isang newscaster ang sabi, sa ikaulad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Alam mo, ginawa ni Presidente Marcos, pinagbisikleta siya. Kung gusto mo bisikleta, pinagbisikleta siya. Noon talagang medyo magsalita ka noon ng anything against the government. Pero ang Pilipino during that time, magalang, marispeto sa gobyerno. Pero ngayon, grabe na. Ang Pangulong Duterte, hindi na tinatawag na Pangulo ngayon. Ano tawag nila? Digong. Dutertards. Mga hater. Saan ka nakakita ng ganun? Ako, kailanman lagi akong pro-administration. Kasi yun ang batas bilang ano eh, bilang Kristiyano. Yun ang sinasabi ng Biblia na magpasakop tayo sa mga pamunuan. Ay ngayon, wala. Yung mga newscaster, especially ng ABS-CBN, sana nga, lesson learned to sa kanila eh. Yung mga newscaster ng ABS-CBN, walang tumatawag kay Pangulong Duterte ng His Excellency. Noong araw, ang tawag kay Marcos, talagang pag ipapakilala, Your Excellency. Or His Excellency. Ngayon, anong tawag nila? Duterte. Kay Pangulong Digong. Di ba? Nakakapangilabot eh. Yung Journalism 101, wala na yatang marunong na journalist ngayon. No? Na basic yon. Inirerespeto ang ipapakilala mo, di ba? Pag sino yung unang ipapakilala, babae o lalaki? If you will be introducing somebody to somebody. Lalaki muna, di ba? O yung mas mataas ang posisyon. Yung ganun, di ba? Hindi, lalaki ba talaga? Ganun ba? Kung sino yung mas mataas ang posisyon, yun ang pinapakilala. Bilang pagbibigay gala, ngayon wala na nun. No, wala na nun. Dami hater niya tayo. Hmm? Dadami hater niya. Dadami hater ko. Okay lang. Opinion ko lang naman yun eh. Naku po, wala na naman. Dadami basher ni Pastor Luna. What I'm saying is true. Dadagdagan ko na ngayon ano eh, yung pangalan sa ilan ni tatay. Diba, Ruel Camia TV. Hmm. Tapos, lifestyle, TV, diba? Lifestyle, food, travel, politics. Hindi, ayoko niyan. I hate politics. Ayokong pag-usapan niyan. Nagbibigay lang ng opinion, pero nga, gayang binanggit ko kanina, ayoko na nga. Stop that. Yun. Kaya na rin tayo. Stop. Sasalita na. Yan kanin. Ayaw mo na ro? Why? Eh, yung kay Kim Chu. Hmm? Yung kay Kim Chu. Sa Facebook, ang dami nga yung mga keyboard warrior. Server lang naman ako eh. Ako taga panood lang. Taga basa lang. Taga carry up. Pwede yung walang nalaman ng balita. Huwag ang makakapag-react. Clear na daw yung ano sa... HSC. Health Science. Anong nalaman na sa isip ko? Hmm? Anong nalaman? Ay, sa araw pa yun eh. Clear ang... Friday, kahapon lang. Anong clear? Kahapon lang po ba? Yung parang... COVID patients. Yeah. Sa Health Science, lahat? Hmm. That's good. COVID-free. Yung tapos yung mga nurse na apektado, nag...
nasa bahay na lang nag-aaral. Hindi ako nabasa yung share na. Hindi. Sa CTV yun. Kaya libre, be, pag nagsishare yan, hindi ako naniniwala. Wala naman sinishare na matino yan eh. Sinishare niya kung di nagtitiris ng kulani, ng ano, ng tigyawat. Sinanay kaya yun. Kadiri. Mother, gusto kong pinapanood yan. Iyo. Never, never pa ako nagtiris ng tigyawat. Wala naman naman eh. Guys, nakakain tayo doon. Anong mabusot yun? Alam mo yan? Akala ko aabot na hanggang hapunan. Wala na. Luluto na tayo uli ng iba. Kaso. Bakit wala na daw? Wala na. Nagtiritigas na po tayo. Bakit ilang isang slice mo? Yung isang slice mo? Yung isang slice mo? Maliit lang yan eh. What's this? Akala ko si Rui na hinaan. Lakas ang paan yun. May lalagyan ng wine din. Mm-hmm. Happy Mother's Day nga pala, nanay. Bukas pa. Ano pa? Ano ba content yata ni mo ni tatay bukas to? Happy Mother's Day po sa inyong lahat. I hope nabati nyo naman yung mga nanay ninyo. Yung mga sumalangit na, huwag nyo nang batiin. Happy Mother's Day sa nanay ko sa langit. Hindi nila. Hindi naman huwag yung maririnig na. Kaya nanay ko, hindi ko binabati na ho. Wala na po ako nanay. Nakikibati na lang din ho ako ng Happy Mother's Day dito sa mga anak ko kasi dapat sila ang bumati eh. Hindi naman... Wife's Day. Husband's Day. Wife's Day. Spouse's Day. Pag-aaral na itong ngipin yung pahot. Ha? Ngipin yung pahot. Hmm. Ano yan? Buto yun ng bayabas. Alam mo nung araw? Ngipin ng pahot. Pag kumakain kami ng ganyan, butas yung ngipin mo, ano? Nag-iipo. Pasok sa loob. Pasok sa loob. Yung nga po nangyari. Naghirap ng ganito. Ako yung ano, kaning matigas. Tapos dito. Mahunat? Oo. Ang hirap ng galing. Ibutas ang nipin mo, tapos papasukan mo, no? Ito na, bayatas. Ibuso. Naibis ako. Okay po, salamat po sa inyong pag-join sa amin pong pananghalian. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe po kayo sa channel namin. Tapos, pakiclick nyo na rin po yung notification bell. At paalala lang po, yung kondisyon ng puso, habang nagluluto, malaki epekto sa lasa ng ating iniluluto. Kaya dapat, laging ayos ang kondisyon. Thank you for watching. God bless.